morning, guys. Ayan. Wala mag-isa sa bahay. Nakaalis na sila. Nakapasok na sa work si Javi tsaka sa mga bata. Si Jeremy nasa school na. Ito. Ako eh, hayahay muna. Pahinga. Sinusulit ko yung pahinga bago ako bumalik sa work. Halos kagigising-gising ko nga lang din. Tapos mamaya try kong maglakad-lakad. Check ako ng mail. Tapos medyo kung saan makarating. Lalo't maganda ng weather, maaraw. Sana nga this weekend makalabas kami ni Javi. Naglalaro ako ng Clash Royale sa cellphone ni Javi. Yan yung tumutugtog eh. Pagpasensya na, maingay. Naghahanap ako ng mapaglilibangan eh. Yeah, for now, wala naman lilinisin sa bahay kasi kalilinis lang nung weekend. Wala naman masyadong dumit, wala naman kalat. So, ayan. Nakapag-almusal na rin. So, ngayon, medyo yung chan ko, tansya ko na yung ano. Natatansya ko na ako kailan ako pupunta ng washroom. Pero, sana by pagbalik ko ng work, mas maayos na. Pero, konti pang adjustment. Lahat wala ng gallbladder, di ba? So, daming salamat sa mga nagme-message na yung mga experience nila after matanggalan ng gallbladder. So, ayun. May asama tayo. Sama kayo, maglakad-lakad tayo. Natutuwa ako sa pinapanood ko. Nanonood ako ng vlog ni Ivana. Napakadami niya talaga natutulungan eh. Nakakaliba. Kaya lalo siya binibless eh, kasi ang dami niyang natutulungan. Yan ang nakakatawa. Yung makatulong ka talaga sa iba. Kahit simpleng paraan. Pero siya, laking bagay na itutulong niya na yun. Lalo sa mga ganyan na mga malaking pangangailangan din sa buhay. Naloko na. Hinapon na ako kakanood ng mga vlog ni Ivana. Ngayon pinapanood ko yun si Ivana, yung kasama niya si Yobab. Ang kulit lang eh. Nagsakay sila ng mga sa jeep. Sa Quiapo. Maya-maya lang pauwi na si Javi. Ano na, alauna na. Pakalarga na nga. Yung mga halaman, nakaka-adjust na yung succulent. Bumabalik na sa medyo pagka-pink ang kulay ng mga dahon. Dali palabas na yung mga bulaklak. Ang ganda ng sikat ng araw. Pag medyo ano si Javi mamaya, nakapagpahinga after work, ayayin ko rin uli maglakad-lakad. Sulitin. Pero ako sabi magkano pa raw eh. Lalamig pa daw uli. Pero sana hindi. Kasi nagbabala kami next week na. Ay, this week pala. Weekend. Nagbabala kami this weekend na magpunta sa mga lake. But we'll see. Depende sa magiging weather. Ganda sikat ng araw. Check muna ako ng mail. Dala na rin ako ng ano. Bibila ako ng pang taco. Kailangan ko ng lettuce. Meron pa naman ako ng mga ibang gulay. Lettuce lang. May cilantro pa rin ako. Meron pa rin akong salsa. So, asinion lang. Yung lettuce lang pala kailangan ko. Yan. Papunta na ako ng tiyalo. Medyo masakit sa matay sikat ng araw. Pero ang sarap ng feeling. Yun, nakakuha na ako ng ano. Nanggaling na ako sa mailbox. Meron para kay Jermaine. Hindi ko alam kung GST niya yun or tax refund. Alam ko nakuha niya natin yung tax refund niya. Parang sa GST ata yun. So yun, nakakuha na ako ng lettuce. Lettuce at saka parang sarap ng maiso. Kaya lang $6.99, apat lang. Malapit na season yun pagdating ng sa superstore. 80 cents lang yan or minsan mas mura pa.
burpees. Prutas. Andami pa namin prutas sa bahay. Hindi pa maubos. Dalawa lang kami ni Habi kumakain ng mga bata. Hindi mahilig. Nakakita akong Chico pero $7.99 per pound. Kumuha rin pala ako nito. Taco shell. Tortilla flour. Ilang peraso na nga lang pala yung sa bahay. Tapos akala ko may ano rito, lumpia wrapper. Kasi yung bilang yung toge, gusto kong gawing ano eh, lumpiang toge. Baka masira yung ano, masira yung toge, ang ganda pa naman. Pero wale. So yan, ito na yung aking napamili. Konting-konti lang. Pang sahog lang at saka bumili ko ng ano, Spanish bread. Merienda ni Habi ngayon pag-uwi. Although may puto pa naman sa bahay na ginawa ko last time. Tapos na yung mga townhouses sa corner na yun. Now selling, kaso mahal. For ano? 400 plus 450 ang starting. So yan, pauwi na. Nabili ko na yung kailangan ko. Sana mamayang hapon makapaglakad pa kami. Depende kasi minsan pagod siya. Depende sa ano niya, depende sa trabaho. Kung may hinahabol sila or wala. Ayun na nga, ito na may hangin. Ayun po. Sakit sa mata rin eh, kasi yung alikabok. Maalikabok dito sa area. Kasi nga dami pa rin construction, diba? Dali may duman na truck eh. So ayan. Back si Jermaine ang magawa nito, ano, taco. Naturuan ko na siya paano gawin. Ayan, may truck na naman na dadaan. Patayin ko muna. Pag yun naman dumadaan, lahat ng alikabok, ayan. Lahat ng alikabok talagang pupunta sa'yo. Ito tayo sa kapila. Yun na nga, sabi ko nga, si Jeremy na pagagawin ko nito. Naturuan ko naman siya paano paggawa. Marunong na rin naman na siyang maghiwa. Basta turo mo lang kung ano yung hiwa na gusto. Matyaga naman yung mga batang yun sa pag naturuan mo nang magluto. Lalo si Jermaine, mas ano, pagpasensya niya madalas na gano'n ako, parang pag after ng surgery, parang yung sinisinok, parang gano'n. May time parang bigla akong hihinga ng malalim. Pero ang kagandahan, after nung surgery, nawala yung feeling bloated. Siguro isa rin sa ano yun, sa reason kaya sobrang bloated ako dahil nga ang laki na nung stone. Ngayon wala na, hindi ko na siya nafe-feel na nagbo-bloated ako. Mga bata nagba-bike. Ang init. Init siya na malamig naman yung hangin kaya hindi ka papawisan, pero yung ramdam mo yung init sa anit. Inuhaw ako dun sa init. Pagpasok ng bahay, ramdam ko yung sobrang init. Ayan. Check ko yung mga mail na dumating. May chicken ako, yun lang gagamitin namin. Chachap na lang siguro ng pino. Cucumber. Tapos lettuce. Tsaka Spanish bread. So ayun lang. Kaya magaan lang. Hindi kasi ako pwede pa magbuhat ng mabigat. Kaya yung kaya lang. Nangangati yung balat ko pagka yun sobrang init. Tagal na tambay. Hirap din talaga pagka yung nasanay ka na ano, na nagtatrabaho talaga. Yung katawan mo hindi nakakaramdam ng pagod pag nasa bahay lang. Kaya minsan sa gabi ang hirap pa rin matulog. Tapos pinipilit kong habaan yung tulog sa umaga pero hit and miss. Minsan okay, minsan hindi. Tapos lately parang lagi makati yung lalamunan ko. E minsan sa gabi, pag inuubo, inom ka ng inom, ihi ka naman ng ihi. Kaya ayun, hindi rin makapahinga talaga ng gusto. Pero masasabi ko naman, enough na rin yung, ano, yung rest. Sa kagandahan nga, may tuloy-tuloy na kasi talagang bumaba yung timbang ko. So tinatry ko ngayon talaga tubig.
Kasi yun yung pagkakamali ko noon na talagang minsan sa isang araw, nakakadalawang basong tubig lang ako. So ngayon, tinatry ko kahit na parang yung feeling mo nasusuyak sa tubig. Pilitin kasi kailangan. Kaya usually start ng morning ko ngayon, inom kagad ng tubig. Before anything, hindi na muna ako nagkakape or nag-ano. Tubig na muna. Ayun na si Abby. Nandun, tinutulungan yung kapitbahay namin. Nagpapatulong kasi may kinakabit siya, hindi raw niya kaya mag-isa. Sobrang okay naman yung kapitbahay namin na yun. Kaya walang problema yan anytime. Basta kailangan ng tulong. Sila yung mismong katabi ng duplex namin eh. May alam naman si Abby sa mga ganyang kalkalin. Bata pa yung mag-asawa na yan. Parang nasa, ano lang yan, nasa late 20s lang yung mag-asawa. Tapos may kasama silang kapatid nung babae. So, ayun. Sila yung kapalitan namin madalas mag-shovel at saka yung isang Pilipino naming kapitbahay. So, sila kapag kabasa nag-snow yan, wala nang usapan. Palitan na silang mag-shovel. Kaya nung Pasko, pinadalang ko rin ang yan eh. Lutong pagkain. Tuwan-tuwa nga sila, nakakaya daw kasi wala silang maibigay. Sabi ko, oh, no worries, sabi ko. Wala namang problema dun. Ay na siya. Ano yung pinatulong sa'yo? Hindi, pinawakan na yung ball. Gulit ako kung ito matawag eh. Matawag, as in. Nasa ilalim ng truck. Sa ilalim pa rin siya. Naibalik na pala yung truck niya eh, no? Andiyan na? Hindi, may pinagawa pala siya na ano. Yun nga yung kinakabit niya. Parang frame sa loob. Sabi siguro, naghantay siguro sa sino kaya darating na una. Sabi ko, ano eh. Pag kailangan, itawagin niya na ako. Siguro naantay niya si sino darating, si Ryan, no? Ikaw. Wala. Kasi tatlo kami magkatabi rito. Yun lang naman ang magtutulong. Ano lang namang iba. Uy, yun nga yung Indiana dyan sa kabila, di ba? Gabing-gabi na. Alas 11 ng gabi, kumakatok. Kasi na-stuck sa snow. Ginawa ko, niratrap ko yung kotse. Yung pala yung dalawang anak na sa likod, umiiyak na eh. Kala nila na yung binibilisan kong gano'n eh. Hindi ka makakasampa, di ba? Hindi ka makakasampa sa snow. Nirarak. Eh. Ano, trasabante ako eh. Natanggal ko yung kotse niya. Kasi wala yung asawa nung time na yon, so silang mag-iina lang. Eh, galing sila sa labas. Nasabi namin, kumakatok alas 11, nagdo-doorbell. Ang lamig nun. Yung negative kasagsagan ng last year yun eh, yung kasagsagan ng lamig. Kaya ayun, kapitbahay naman tulungan. Mababait din naman ang mga kapitbahay namin. Ang problema sa akin. Kamusta ngayong araw? Sa likod. Gusto ko yung ganito ko eh. Parang naipitan? Oh, pag nakaupo ka sa mga tubo na ako, may problema na naman. Bakit? Eh gusto nga nila, ano eh, 10 hours a day, tapos weekend, sa Sabado papasok kami. Sabado pasok. Wala tayo. Sabi ko ba naman plano kasi namin nung nakaraan. Wala ako. Yung last weekend. Hindi papasok si Rob eh. Pata. Ako na yung papasok. So wala pala. Hindi tuloy. Malamang sa summer na talaga. Ay, hindi naman ako makaka-request ng mga extra day off. Lalo tang dami ko nang na-skip sa trabaho. Walay. Hindi pala. Sabi ko sa kanila, baka sa weekend punta kami ng lake. Lake. Lake-lakean. Manood na lang pala ako ng TV. Manood ka na lang may lake. Hindi na problema. Yung blessing yun. Kasi... Hindi na problema talaga yun. Kala ko may... Tsaka ano, yung... Ang ano lang, syempre, pagod ka na, di ba? Kailangan mo rin talaga ng pahinga. Tapos, sinulit lang kayo ng pahinga ng ilang araw. Tapos baso. Kaya lang di ka nakapahinga dahil nga nasa hospital naman ako. Ganun talagang buhay. Lakad-lakad. Mamaya, lakad tayo. Kaya pa ba? Hindi na. Ano? Pasyal mo ako. Saan ko napapasyal? Eh, may pipikapin nga pala. Pipikap sila ng ano eh, ng Detol. Detol lalagyan. Pagdating na. Anong oras ba? 6? Mga 6 siguro. 6:30.
Ito yung ginawa kong puto nung... Hindi naman, parang puto cake na kasi. Hindi ko na nilagay sa hulmahan eh. Mas madali ito, isang lutuan. Yan ang kanyang mimeryandahin. Eh, nung isang araw kinain niya. Para naman daw hangin lang. Light naman lang kasi. Tapos nawalan ako ng evap... Ay, na evap ng... oh, tama, evap. Ginamit ko yung gata. Okay naman. Okay nga eh. Parang masarap na eh. Parang naging mas light siya, ano. Tapos na siya magmerienda. Bumalik lang siya kasi meron pang ibang ikakabit eh. Sabi niya tulungan na niya. Nag-ano lang, talagang gutom lang talaga siya. Kaya so maglit siya rito muna bumalik. Siya, nandun pa sa labas si Javi. Kinulang ng tornilyo yung ano, yung kapitbahay namin. So bumili muna. Tapos tinawag uli siya after. At tapos na, nag-chika-chika na lang sila. Tapos si Jermaine. Siya naman ang nagpe-prep. Alaw na. Gano na. Tama niyan. Ganyan na karami kasi apat lang naman tayo. May lettuce pa, may tomato. May onion. Para sa taco namin. Chicken taco. Siya ang in charge ngayon. Maghiwa. Kagugupit lang niya eh. Ha? Parang ang bilis ang umaba ng buhok mo. Pinabawasan mo ba yung taas? Hindi. Pinabawasan mo. Pero konti lang. Eh nga, seryoso ka masyado dyan eh. Baka mahiwa daliri mo. Wag na ano. Delikado. So, mainam ka na sigurado. Yung chicken na yun ah. Himay ko na yung chicken. Igigisa na lang yung sa taco seasoning. Ang galing na to maghiwa. Pwede na. Pwede nang iwan. Pwede ka nang iwan dito sa bahay. Hindi ka luto. Puro bibimbap lang ito. Ha? Puro bibimbap. Taga ka na din. Sa ganda lang din bibimbap ano? So, next grocery nga gawa ka. Ha? Paborito niya rin yun eh. Basta paborito niya, gagawin niya yan. Tawa siya eh, no? Ayun, tapos na siya makapag-chikahan. Tagal eh. Mas matagal pa yung chikahan namin kaysa doon sa ano eh. Ang dami na napag-usapan eh. Hindi kasi, ano siya eh. Electrician. Tapos yung company nila dati. Kasi may sarili na siyang business eh. Ah. Ano namin yun, competitor din, Propak. Tapos, ano, napagkwentuhan nga namin yung mga bagay-bagay tungkol sa mga politika dito. Nangyayari. Mahirap lalo na sa mga trabahador na kagaya namin, di ba? Maganda yun sa kanya kasi nakapagtayo na siya ng business. Kaya lang sabi niya nga, hindi whole year yung business niya. Kumbaga, from September to January lang. So, yung winter yung nakasagsagan ng ano nila, no? Nagkakamit sila ng mga ilaw, tapos nag-electrical sila sa mga... Pareho silang electrician mag-asawa, eh. Pero yung asawa niya ngayon, nasa Fort Mac ngayon. Yun ang trabaho. So, pagka yung patay yung business nila, doon siya muna. Ah. Kaya pala bihira ako makita yung babae. Mostly yung magbayaw lang yung naiiwan sa bahay. Tapos yung pamangkin nila ngayon. So yun, nagkakwentuhan lang. Nag-aaya ako uminom eh. Sabi ko may pasok eh. Pag may pasok ako, natutulog ako mga... Siguro kung nakapag-inom ako, mas mahabang ano yan. Ako po, mas mahaba. Ang daming kwento eh. Lalo naman pag politika ang usapan eh. Politika, walang katapusan yan. Yan ang mga number one rule sa ano sa inuman. Huwag mong pag-uusapan. Huwag pag-uusapan ng politika, huwag pag-uusapan ng religion. Kasi hahaba sa haba. Bukod sa ano, kanya-kanya tayo na opinion eh, di ba? Kaya... yung sa mga opinion na ganyan. Yung bago, huwag na natin pag-usapan. Respetuhan na lang sa mga kanya-kanyang opinion. Kasi di ba wala, kanya-kanya tayo ng ano, pananaw sa buhay. Yun ang rules. Tsaka bawal malakas sa mamulutan. Pag malakas mamulutan, sarili na, magdala ng sariling pulutan, ganun. Tsaka ambag. Kailangan may ambag ka doon. May patakad sa tagayan. Yun yung mga rules namin dati. Naalala pa. Alala mo, dito wala na eh. Wala ka ng kainuman eh. Bihirang-bihira. Eh, yun nga. Tapos eh,
na kagabi na nakahiga lang kami nito ni Carla. Ito. Ito. Parang ang layo ko dira. Dito lang ako. Nagano kami, nagre-reflect kami doon sa year, last year. Tsaka itong mga succeeding months after nung ano, no, surgery. Year na 2023. So, minsan na sunod-sunod yung mga ano namin na hindi naman kaila sa inyo. Kumbaga, na-share din naman namin yung ano, yung mga nangyayari sa buhay namin, lalo na doon sa sunod-sunod na hindi mo malaman kung sabi nga eh baka minamalas, bad luck daw sabi ng mga kasawa kong puti, pero yung iba naman ano sabi, ano yan, pagsubok. Pagsubok. Sabi nga nila, pagka raw marami kang pagsubok, nire-ready ka lang daw para sa mas malaking blessing na matatanggap mo. Sabi? Eh, siyempre, iba-iba tayo ng ano, diba? Oo. Oh, iba-iba tayo ng pananaw sa mga ganyang bagay. Pero, nire-recall ko lang kayo, siyempre, nag-start yan nung ano, nung nabangga siya. Nabangga siya, diba? Na rear end siya. Last year din yan. Tapos really nagkaroon siya ng parang whiplash. Dahil nga sa pagkaka-rear end. So, dun, parang sa tingin ko lang, parang doon nag-trigger yung sakit ng ulo niya talaga eh. Matagal na masakit, pero masakit, mas pero lumala yung lumala. Sakit niya after nun. So, yun nga. Pero, good thing, nakapag-vacation pa kami bago siya na-operahan, di ba? So, na-operahan na siya after ilang months. Pero, ganun pa rin. Kumbaga, parang masakit pa rin. Na-relieve lang talaga yung ano yung pag-umubo pa, yung pressure na pag-umubo ka lang, babahin ka talaga para tinutuos ko yung ulo mo. Pero as usual, ando pa naman yung sakit, which is tanggap ko naman na yun kasi nga part ko na yun, hindi ko inaano yun. Hindi niya tinuturing na kamalasan or what, pero ganun talaga, di ba? Tapos sumunod naman no, nung pagkatapos niya ma-operahan, ako naman yung inubo nga yung parang nakakataan, hindi naman ako nagkaroon siya ng pulmonary embolism or what, hindi natin malaman. Dahil lahat naman ng test ginawa, wala rin naman nakita. Tapos ako naman yung na ano, so deny it siya kasi nga hindi yun sa bang, yung sa nabangga naman, nabangga naman ngayon naman nasagi dahil naka. Tapos siya na naman. Pero ano pa man, di ba? Hindi namin... Pagkara na naman. Kumbaga, sumakit lang. Tapos, di na lang agad. Dala na. Surgery na agad. Hindi na pinalabas. Na surgery na agad. Kaya lang, syempre, diba, pag nirecall mo, parang sobrang, ano naman, maalas naman ito. Parang gano'n, di ba? Yung iba kasi, sa lalo na sa atin, di ba? Marami yung mga nagsasabi na, eh, maalas, ganyan, or na karma, or ano. Kaya lang kami, parang hindi namin naiisip na bakit ganun. Hindi kami nakakapagtanong na bakit ganun na no, parang ang dami nating pinagdadaan ngayon. Parang sa amin, parang ganun talaga eh. Dumarating yung mga point na nandun tayo sa mga times na sinusubukan tayo, di ba? Kung hanggang saan tayo. Kung gaano katatagangan ng pananampalataya mo sa Diyos. Kasi may maraming mga iba nagtatanong, syempre, di ba? Parang natatanong nila yung sa Diyos kung bakit ko tinatanggap yung mga ganitong mga bagay na ganito, or bakit pinagdadaanan ko to, ganyan. Yung mga ganun dapat hindi na kine-question kasi mas nakakaalam, alam niya kung ano ang nararapat para sa'yo, di ba? Para sa'yo, or hindi, sabi nga eh, hindi ka naman bibigyan ng pagsubok kung hindi mo kakayanin, di ba? Totoo. Siya ang nakakalam ko ano yung nakalatag para sa atin. Tayo, susunod lang tayo sa nangyayari na ibinibigay niyang pagsubok sa atin. Pero kahit na pagsubok yan, blessing pa rin. Kasi doon nakikita yung ano, yung tatag ng pamilya. Yung pagmamahalan nyo, ganyan. Kung gaano ka... Minsan naiisip ko, paano kaya kung dumating man sa point na mawala siya or mawala ako, parang nakakaano, di ba? Kaya lang, hindi mo naman mapipigilan yun. Eh. Wala namang nakakaalam kung
hanggang kailan tayo dito sa mundo. Sabi ko nga, di ba, maiksi lang ang buhay ng tao. Tsaka doon kami sa ano, sa age na hindi na bata eh. Sabi nga nila yung edad na pag nag-reach ka ng 40 pataas, doon na nag-start na talagang totoong struggle sa buhay. Kung paano ka lalaban, paano mo haharapin yung problema. At saka sa ganong edad, wala ka na sa mga material things eh. Andun ka na sa i-build mo yung relationship mo sa family mo na maging solid, na laging magpasalamat sa Diyos. So andun na tayo sa edad na yon. Kumbaga, hindi na bumabata. Hindi na bumabata. Hindi na ma... Na mas happy na kami sa ano, sa quality time ng pamilya. Kesa sa ano pa mang material na bagay. Tsaka andun na kami sa punto na ano, hindi na namin iisip yung iisipin ng iba. Oh, wala na. Wala na eh. Nung bata-bata ka, medyo isipin mo, uy, naku, baka ganito, baka ganyan. Ngayon, hindi na yan. Doon na kami sa punto na wag mo na isipin yung kung ano man. Yung ano nila, mas, sinasabi nila. Or, mas importante yung ano, mas importante yung mental at saka emotional natin. Na alagaan mo. Wag mo nang pansinin yung mga kung ano man, yung mga negative. Pero syempre, yung mga positive, natutuwa kami yan. Mga blessing din na dumarating sa amin na mga panalangin nyo. Yung mga negative kasi wala na yun. O baga, dadagdag lang sa ano mo yun, sa alalahanin mo at saka... Wala na nga tayo sa ganong edad eh. Ando na tayo sa ano, na stable mo na yung mental, emotional mo na ano eh. Baga, may marinig ka mang negative, babrush off mo na lang eh kasi alam mo naman sa sarili mo kung ano yung totoo. Alam mo naman talaga. Tsaka yung sinishare din namin naman talaga dito sa ano namin, sa channel namin. Yung nangyayari talaga sa buhay namin. Yung natural na ganap namin sa buhay. Hindi naman kami ano eh. Mga simpleng mamamayan lang kami dito. Na happy na sa kung anong meron kami. Yung pa, isang bagay. Yung pagiging kontento mo sa kasama mo sa buhay, sa pamilya mo. Yun yung napakalaking, ano, napakalaking bagay. Kasi kung hindi ka makakontent, hindi ka matatahimik eh. Kumbaga, may hanapan-hapin ka pa rin, meron kang inaasam na bagay o kung ano man sa buhay na hindi ka matatahimik. Pero pag yung relasyon yung mag-asawa at saka sa mga anak nyo eh, matatag. Lahat yung kaya. Kayang pagdaanan. Surgery nga lang, parang masakit lang. Yun lang ininda ko nung ano bago. Pero after nun, wala. Parang normal nga lang eh. Bumalik ako sa normal na, eto, nakaraos, nakaligtas sa kapahamakan. Thank you God na lagi siya nandyan, nakaalalay sa amin. Saka nandiyan lagi yung ano, yung pamilya. Yun yung importante. Yung nandiyan yung asawa mo, nandiyan yung anak mo. Mahirap yung ano eh, nung na-aksidente ako sa Korea nun. Parang, wala kang katuwang. Parang nangihina ka na hindi mo malaman. Pinapauwi ko na nga siya nun, ayaw naman niya umuwi. Eh kaya lang, syempre, iniisip mo rin. Lagi yung focus ko nun kasi yung pag-umuwi na ako, yun na yun. Kaya nga talagang never ko na siyang pinabalik dun eh, sabi ko. Dun tayo sa pwede tayong magkakasama-sama. Mahirap din kasi talaga dun. Kaya, kakayanin yung gano'n yung long distance kasi nakakapag-chat, available. Pero iba yung magkasama kayo eh. Lalo lumalaki yung mga bata. Naalagaan nyo yung isa't isa eh. Iba-iba. Ano't ano pa man magkasakit. Alam mo nandyan yung ano, yung asawa mo, nakasuporta yung mga anak mo. Doon pa lang, ano na, sobra-sobrang blessing na yun. Kumbaga yung ano mo, yung hindi mo na kailanganin yung sobrang kayamanan. Tsaka yung pinagdaanan namin dito, parang ano lang, parang nising ko nga eh, hindi ka naglabas ng pera nun eh. Wala. Napakaswerte pa rin dahil nandito nga kami. Sabi nga nung iba, buti na lang nandiyan kayo sa Canada, yung mga pinagdaanan ninyo yung gano'n problema. Yun. Kasi wala ka gaya, nung pasok hospital, labas ka, mayroon pang pabaong painom ng gamot, bibili ka na lang yung gamot mo na lang na maintenance pagdating sa bahay, pero mostly talagang lahat. Sobrang nalang. Tsaka alagang-alaga ka dun eh. Sabi ko nga para akong nag-holiday, kaya lang hospital. Nasa hospital. Dinutasan ka. Ngayon kami pagkain, tapos maya-maya dadalawin ka ng nurse. Baga sa amin eh, lahat ng nangyayari sa buhay is blessing yan. So, kung ano man yung mga nagko-comment-comment na kung ano-ano, dinededman na lang namin yun. Brush up lang yan. Wala yun. Kumbaga ano lang eh. Wala, ano lang siya, yung parang wala lang. Oo.
Maano ka na lang pag nagbabasa? Okay, replyan ka ta, wag na. Sayang ang galing ko oras. Na lang, sayang ang oras, oras ko. Oh. Ang galing ko na lang, oh, para wala ka ng ano, wala ka ng alalahanin. Kasi binibuild mo yung ano, yung positivity do sa channel eh. Tapos magkakaroon ng mga negative na ganun. Although may mga na ewan ko, kasi yung sa huli nga, 'di ba, yung nasabi nga namin, pero wala talaga kaming sinabi wala kaming pangalan. Wala kaming intention na masama. Wala kaming intention na pero masama. Pero dead-dead na namin yun. Bahala na yung mga ano nun. Pero, ayun nga, maging masama sa tingin nila. Sabi ko nga, hindi mo naman pwedeng i-please lahat ng tao sa mundo. Correct. At kung ayaw ko, kagaya ko, ayaw ko manood ng itong isang channel na to, naiinis ako or na, bakit panunuorin ko to? Di ba nanood ako sa iba, di ba? Saka hindi ganun. Naman kami nag-ano eh, kumbaga, oh, panoorin nyo naman kami, hindi naman eh. Okay na kami rito, happy na kami sa kung anong meron kami. Kaya kung ano man yun, wala na yun, dead man na yun, hindi na namin itatalakayin kung ano man yun. Yung iba nun, malamang aware na sa nangyayari, pero syempre, hindi na namin ipipinpoint kung ano. And then, naman, matatalino at mga mature din naman yung mga... Yun ang maganda sa, ano, sa mga subscriber namin, mga viewer ayaw namin. Ayaw rin naman namin kasi nung kagaya ng mga iba, nag-aaway-aaway dahil lang doon sa mga ganun. Respetuhan na lang kung ano yung opinion niya. Yun yung opinion niya, bahala ka. Pag kinomenta mo pa or sinabihan mo pa na isang bagay, syempre, magkakaroon lang ng argument, di ba? Parang tatagal lang. Kasi hindi rin naman siya magpapatalo. Di, kahit sabihin hindi, mo hindi yung worth gusto, it na makipagsagot. Hindi na worth it yun. Sayang lang yung oras doon. Sayang lang yung, ano, yung sabi nga eh, maiksi lang ang buhay ng tao, magiging hateful ka pa sa mga paligid sa'yo. Tsaka mahuwag na huwag magbibitaw na salita kung talagang hindi mo kilala yung tao. Na totoo. So maging mapanuri at maging ano. Yan. Yun ang napaka-importante. Tsaka syempre yung ano, yung pinapanood mo hindi lang basta ano, kailangan maano ka rin yung audience na matalino ka dahil nakakapulutan swerte mo rin. Swerte nga namin kasi most of mga viewer namin mga talagang ano eh. Kumbaga mga nasa kaedara na rin namin or mature, matatanda sa amin. So mga na, mga maano sila mag-isip. Tsaka nakaka-relate, nakaka-relate. Kasi gano'n naman talaga eh. Kumbaga yung, kunyari, yung channel na ito, wala naman ako sinasabing mga, ano ha, for example lang yan. Kunyari, yung channel na to, puro katatawanan. Yung manunood dun, yung mahilig sa mga ganong katatawanan, di ba? Or kalokohan, or mga horror, o kaya kung ano, di ba? Kagaya namin, nanunood kami ng mga... Nook's Top 5, yung mga ganyan, yung mga nakakatakot. Mga tungkol sa halaman, syempre. Tungkol sa halaman, syempre, yun yung focus namin, yun yung doon kami mahilig. So, yung sa atin, yung mga nanonood sa atin, yung parang halos kaugali din natin. Yung nakaka-relate sa atin. Oo, nakaka-relate din sa atin. Mga ganun. Yeah, kung may mga negative man, then madalang yun. Basta kami, ito lang kami. Sabi nga eh, napanood ko din sa isang YouTuber yan. Sabi niya, sa mundo ngayon, hindi na payamanan eh. Hindi na payamanan na, may kotse ako, or may ganito, may malaking bahay, or mayroon na akong trabaho, ganito. Ang ano raw ngayon, pasayahan. Oh. Kung ano yung mas masaya, yun yung ano. Kumbaga, masaya yung ano, samahan, ganyan. Naman, yun na eh. Sa panahon ngayon, sobrang eksila ng buhay, ano, para isipin dali, mo pa yung... Dali, mga nangyayari ngayon, di ba? Para isipin mo pa yung mga ganong bagay. Maging ano ka na lang, mag-focus ka na lang sa pamilya at sa ano. Tsaka bumabalik talaga eh. Bumabalik talaga eh. Diba? Yung mga sinasabi nila or sinasabi, bumabalik din. Sila. Na-share lang naman namin kasi nga, nagninilay-nilay kami about sa mga nangyayari sa buhay-buhay. Pero thankful at ito, nagiging normal na, kabalik na. Saka usually nga yan, iwas-iwas na sa mga talagang oily at saka fatty food. Talaga eh, kasi hindi... Pero mausin na. Naman, talagang hindi naman kami palakain ng ano eh. Parang luto kami ng medyo delikado-delikado eh. Tipo once a week, tipo day off niya. Medyo break ng konti sa mga gulay at manok isda. Pero ngayon, talagang ako ingat na, lalo pagbalik ko sa work. Hanggat hindi ko nakakabisado yung takbo ng tiyan ko. Sa akin naman kasi na-burn ko na gusto yung mga kinakain. Saka hindi talagang
Kumbaga yung dami ng amount nung kinakain, hindi naman talaga. Oo, hindi yung bultuhan. Wala pa nga ang one cup yung ano eh, kung tutusin yung brown rice brown eh. Brown rice, mostly meat gulay, talagang di nawawala. So yun, kaya nga di rin ako masyado nakakapag-vlog na ng mga luto-luto kasi wala rin namang kakain ang lulutuin ko, parang magluto man ako yung tipong pan-diet eh. Pati yung mga bata, which is good. Nakaka-ano-ano rin. Nakaka-ano rin sa mga bata eh. Hindi na naman sa palakain sa gabi. Oo, tsaka hindi na rin kami nagbibili masyado ng mga chicheria. Ano nga eh. Tapos si Jonas nga, kauwi lang. Ay, umalis ulit kasi magbabalibol. So, inahayaan namin kasi. Sila ng sports. So, malibang siya sa mga ganun. Yun lang naman, guys. Yan ang aming vlog for today. Nakapaglakad lang. Sabi mo, maglalakad tayo. Maglalakad lang ngayon. Ano mo oras na eh, gabi ni? Ayan hindi nga. Kasi napachika nga, tapos nga, ginawa namin nila yung, ginawa yung, ano, yung truck bed. Sabi na, natok na siya ngayon na kasi bumili ng tornilyo eh. Tapos bumalik siya. Ba, naabot na nga ng oras. Hindi ano. Kasi mahiya na siyang kumatok nun eh. Naglalakad ako dun. Victor? Victor? Eh nasa ilalim ng truck, hindi niya nakita. Nasa ilalim ng truck pala. Kala ko naman ano eh. Ano nakatawa eh. Maganda rin yung meron kang ano eh. Yung baga meron kang ano, sa kapitbahay mo, di ba? Oo. Yun yung ano eh. Yan yung mga makakatulong din sa'yo pag kailangan mo. Dahil yung mga kapitbahay. Lalo na to kasi pader lang yung ano na pagkita pader lang ang pagkita namin. Dahil magkadikit lang. Parang isang bahay lang kami. Lagyan lang ng wall. Kaya yun. Nakakatuwa din. Tsaka yung makatulong ka maganda yun, di ba? Kailangan talaga yun. Ano yan eh. Kapwa-tao eh. Sa mga simple ways. Yung mga simpleng tulong na yun. Biroy nyo, electrician siya. Oh, pag nagpagawa ako ng basement, pwede ko sa kanya ipakontrata 'yon. Mm. Di ba? Mga ganung bagay 'di ba? Eh, di ba 'yung babae sabi eh, parang gusto niya na 'yung nilagay namin sa harap kasi na parang garden lang na maliit. Parang gusto rin daw niya 'di ba gawin sa ano nila. Sabi na pagka lumago 'tong ground cover namin, bigyan namin sila. Nag-i-start na kanina sinisilip-silip ko eh. Sinilip mo 'le. Mahilig ko manilip eh, no? Kaso gusto ko nang tanggalin kasi 'yung tulip. Oh. Tumusok ng ganun sa pinakaharang. Eh, kakainin ng rabbit yan. Kaya lang kailangan may angat siya ng konti. Yeah. Yan naman guys. Kami magpapaalam na at hindi pa rin kami naghahapunan. So, yan. Maraming maraming salamat sa inyo at sa ating mga magiliw na subscribers. Lagi kayo mag-iingat. Naging reporter. Maraming so, paano guys? Thank you. See you on the next vlog. Bye.